everyone. This is Sharon Kahlo, Halevy's friend, or Levy. Si Levy ay isang tapat na kaibigan, mapagmahal, maaasahan, napakabuting kaibigan po yan. She loves to entertain everyone through her cooking. She's a good cook. At isa po ang isang hinahangaan ko sa kanya ay ang kanyang pananampalataya. She is a woman of faith. Hindi po natinag ang pananampalataya sa namang pagsubok na pinagdaanan niya. Talagang ang Diyos ay nasa kanya. Maasahan niyo po siya sa kanyang pananampalataya. She is a woman of faith, a woman of prayer, at tapat na kaibigan. Ayan ang hinahangaan ko po sa kanya. Napakabuti niya, mapagbigay, maasahan sa namang bagay. So, I hope na kayo po ay mapagpala sa kanyang patotoo, sa kanyang buhay. Dahil sobra-sobra po ang blessing na nakikita ko sa kanyang buhay. Dahil sa, na-bless po ako sa buhay niya dahil sa pananampalataya niya, sa patotoo niya, how she overcame yung malaking pagsubok na dumating sa buhay niya. So, I will say she's a woman of faith, a warrior in the heavenlies. Hello everyone! This is from Filipina in Central Penn, USA. Today, Levy's channel. Levy's channel, I've known her for quite a few months and I'm really surprised that I get to know her here in White World and she get to know me as well here as being a friend here also in White World. Now, only what I can say to her is she is really a very supportive friend that I've been known her for a few months. And every time I download my new videos, she's always there. And every time I have my live stream or a premiere, she's always there. She's a very supportive woman. And I congratulate her because what she's been through in her life. And I know that is a very tough. And also being a single mom, she is really a very strong woman. And I give that for a thumbs up. And she is really there for everyone who needs support. She's always there. Congratulations, Levy Channel. More power into your channel. You got it, lady. Be strong as always. Mwah! Bye! Hello, guys. Ganun nga. Kaya ayan, ang masasabi ko lang sa'yo Manang, magpagaling ka. Bilib na bilib na ako sa'yo dahil sa kinakaharap mo ngayon na sakit, ganyan. Pasayangin ka pa rin. Yan ang gamot talaga ng sakit na yan na huwag kang mai-stress. Sana gumaling ka na with the help of our Lord God. Sana malampasan mo yung ating na pagsubok sa iyong buhay. And bilang single mom, I feel you, ate. I feel you, ate.
nasa dito na nagpapaawain ako. Pero I feel you, Ate. So, ayan. Thank you so much, Ate, sa pagtulong mo rin sa akin, sa ating YouTube channel. And sana maka-graduate na rin ako with your help. And sa mga pinapag-team, alam nyo na kung sino-sino kayo, guys, na tumutulong sa akin ngayon. And guys, thank you so much. I'm sorry kung napaiyak ako. Yun man ang we love you and God bless. Bye! Hello, Manang Levis Channel, ang aming manang kapatid sa Whitey World. Ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakilala kita kahit sa social media lang tayo nagkakilala. Napakalaking tulong sa akin kasi nakilala kita, ikaw yung nagpapalakas sa akin. Ikaw yung naging inspirasyon ko kasi believe ako sa iyo, Manang, eh napakatatag mo. Saludo ako sa iyo. More blessings. May God bless you. Get well soon, Manang. We love you, Manang Levis. Hello, good day. Nandito na naman ako kahit hindi niyo ako hinahanap. Pero gusto ko lang po mag-share sa inyo or mag-message doon kay sa ina-idolize kong monetized person dito sa YT, si Miss Levy Channel. Hello Ate Levy, sana marating to sa iyo yung ano po, message ko sa iyo. Hello sa inyong lahat, people in the world, people in the YT. Si Ate Levy po, since first month ko na nag-YT ako, till 4 months, until now 4 months na po akong nag-YT mahigit, doon na ako nag-stick kay Ate Levy sa live streaming niya. Kasi nung ano, nakilala ko siya, na may nagpakilala sa akin na doon ako mag-mangisda kay Ate Levy. So, nag-ano ako sa kanya, nagpakilala bilang nag-YT, mangisda. Sa nakikita ko sa kanya, masayahin. Hindi mo akalain na sa part ng last part ng kanyang LS niya, sa live streaming niya, mag-transform siya. So, naano ko siya na, hala, halika. Nung part na yon, na inalis niya yung buhok niya, hala, na-amaze ako sa kanya kasi ang tapang niyang babae, hindi niya kinahiya. Nag-inspire pa siya sa ibang mga tao na may mga kondisyon na kagaya niya, na nag-inspire na maging matapang po, hindi yung magtatago ka sa isang loob, sa isang corner, tapos yun na parang mawala na ng buhay sa mundo. Hindi siya ganun. Pinapakita niya sa in front of the camera, sa live niya, na masayahin siyang tao. Nakikitawa, maliit na joke-joke, nakikisabay. Ganun siya katapang. Hindi mo akalain na, ay, ganun pala siya. Meron pala siyang tinatago. So, ang tapang niya po, kaya ina-idolize ko siya. Sinasabihan ko siya na, your bravest woman I met, Char. Ayun na po. Pero deep inside po, in-idolize po siya. Sa pagaya natin mga babae, na isa, kada isa sa atin, mayroong mga pinagdadaanan. Kaya masasabi ko siya na in-idolize ko siya kasi matapang nga siya. Single mom, may sakit. Tapos makuha pa niya pang sa atin. Nagbigay talaga siya ng time para sa atin. So, nakaka-inspire siya po. Very inspired. Nakaka-inspire talaga. Salamat at Levy. Alam ko na magiging strong ka pa dahil may nagmamahal sa iyo. Yung anak mo, syempre. Kami din na mga nakilala mo kahit sa YT lang. So, salamat at Levy. Be strong. And I know malaki,
matatag yung paniniwala mo sa Panginoon. Yun lang po. Salamat. Hello! Ako nga pala si Honey MG Vlog. Si Host Libby bilang isang kaibigan, para sa akin, isa siyang ano, napakabait niya na kaibigan. Kahit na, for me ha, hindi masyado kami matagal nagiging kaibigan kasi dito ko lang siya na-meet sa YouTube. Na nung una pumapasok ako sa ano na, first time kong pumasok sa ILS niya, doon na nag-start yung pagiging ano na, nagiging kaibigan ko siya sa YouTube. Kasi napakabait niya. Welcome na welcome lahat sa ano niya. Tapos, sobrang na ano, magaan yung loob sa kanya. At saka napakabait niya. Yung kahit na binubuli na siya ng ano, binubuli na siya ng ng team pinakbet. Andun pa rin siya, masaya pa din, tatawanan. At saka alam naman kasi puro lang kalukuhan yun eh, iingay kasi. Kaya siya yung nagiging ano, nagiging leader namin sa team pinakbet dahil doon. So, ano, para sa akin, ano, napaka-white ni Host Levy. Sana one day magkita po tayo pag nakapunta na ako dyan. Ayun. Tas, sana, hangad ko lang din na magiging okay na lahat, na maging malusog ka na, malusog yung katawan mo, yung, kahit na, napaka-ano mo kasi, napaka-strong mo na tao, na, ano, for me, nagiging, parang nai-inspired ako kasi napaka-strong mo kahit na sa pinagdadaanan mo ngayon. Sobrang napaka-strong mo. Kaya, napaka-thankful ko na nakilala kita sa YouTube at naging kaibigan kita. Sin lang. Always take good care. At see you soon. See you soon. Basta pag may time na makapunta ako dyan, magkikita tayo. Bye! I love you. May kiss pa yun ah. Hello, Ate Levis. Pasensya na akong huli. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Sobrang nare-respeto ko po kayo. Pasensya na po kung mga kayo na lang palagi ang nakaka-receive ng hinaing ko sa mundo. Medyo ewan ko ba, sensitive po nowadays. Sabi ko nga, ang pangit na ng ano ko, ang pangit na ng parang pananaw ko sa buhay. Nagiging negative na lahat. Masasabi ko lang po kay Ate Levis is napakabait. Prangka, syempre. Di nawawala yung pagiging prangka niya. Yet, andun yung puso niya para sabihin sa'yo yung mga mali mo, ganyan. Tsaka, bago siya magsalita is parang titignan ka muna niya kung masasaktan ka ba or what. At pag alam niya masasaktan ka, ipapaalala niya sa'yo kung bakit niya sinabi yun sa'yo. At matulungin, hindi lang dahil siguro sa feeling niya eh, mga ano na siya, pero parang likas na talaga sa kanya ang pagiging matulungin. At saka sana sa mga natulungan niya, maliit man o malaki, maging ibigay tayo ng care sa taong tumulong sa atin, lalo na si Ate Levis, hindi nagdadalawang isip na magbigay without anything in return. Kaya alam ko, someday, mas marami pa siyang matutulungan kasi mas marami pa siyang makukuha sigurong tulong kasi alam, mas marami ang makakakilala sa kanya. Kaya Ate Levis, good luck lagi sa career mo at sa mga laban mo sa buhay. I love you, te, and sorry na kung ganito na ako ngayon, parang hindi ko nakakilala yung sarili ko, te. Bye-bye. Love you. Thank you at monetize ka na din. And then, siguro, yung pagkakilala ko sa'yo, yung
parang stricto ikaw. Parang stricto. Then kahit parang kahit stricto ka is parang ang bait-bait mo. Kasi parang ang dami mong natutulungan. Ang dami mong kahit sa atin tumutulong ka. Yan. And maging happy lang po tayo dito sa Alas, dito sa white world natin. At alam kong magiging okay ka sa tulong ng Panginoon. At nandito lang kami para mapasaya ka namin lagi dun sa ano, dun sa Team Pinakbo. Yan. Thank you. Bye-bye sa inyo. Bye-bye at ano pala, regards na din sa iyong anak. Bye-bye. Thank you, Ate Levy. Thank you sa lahat. Thank you. Hi, Ate Levy! Yes, kasamahan namin si Ate Levy sa church. Churchmate namin siya. Ate namin siya sa church. And yes, Mal. Well, sa Ate Levy, mabait na ate yan. Mm-hmm. Hindi kami related by blood, pero I consider her as ate dito sa Norway. Si Ate Levy, ano yan, woman of God. Kasi sobrang ang strong ng faith niya, kahit anong pinagdaanan niya sa buhay, nakikita namin lahat na talaga nag-hold on siya kay God. At mabuting ina at yes. Masarap magluto lagi yan. Nagluluto yan sa church minsan, inaga-ask kami na magluto, and sobrang tinatanggap niya yung mga favor namin. So, thank you, ate. At namimiss ko na yung mga luto mo. Hopefully, makakain kami ng mga luto mo ulit. Yes, sobrang bait talaga ni Ate Levy at sobrang supportive. So, guys, i-love natin si Ate Levy kasi she deserves our love and support. Yun. Bye-bye! Bye, ate. God bless! Hi, Shaolin. Yan, Shaolin ng buhay ko. Ayan si ano, si Levy's Channel. Ayan. This is Renz Dimple Vlog. So, ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano ang pagkatao ni Levy's Channel ayon sa aking pananaw. Ayon sa aking pagkakakilala sa kanya. Si Levy's Channel, guys, is isang mabait na kaibigan, mapagbigay, supportive. Ayan, basta wag mo lang siyang lolokohin. Dahil pag ginalit mo yan, magiging tigre yan, magiging dragon yan. So yan, Shaolin, ayan ikaw ang Shaolin ng buhay ko, Levy's Channel. Alam mo yan, nasimula pa nang nakilala kita. Yes, I love you na. Ayan. Si Levy's Channel, guys, isang stricto na kaibigan, stricto na ate. Ayan. Kasi ano, lagi niya, bakit ko nasabing stricto siya? Kasi ano, lagi niya akong ina-expired pagdating sa LS. Ayan, kasi ano, pag nag-present ako, yan, pag hindi umabot doon sa screen niya yung present ko sa oras ng ano niya, yan, wala, expired ka talaga. Hindi niya ibibigay yan sa'yo kahit ba what's hour lang yung premium mo or pera, ayan, or load, ayan, hindi ka niya i-consider. So, ayan siya, strict siya. So, yun, gusto ko yung ganun na ugali mo, yung totoo, yung kumbaga patas lahat, walang bias naman. Si Levy's Channel, guys, is isang matatag na tao yan. Sa kabila ng ganyang ginagdadaanan, yes, ayan, nakikita pa rin natin siyang masaya. Si Levy's Channel, guys, is isang mabuting kaibigan. Bakit ko nasabing mabuti? Ayan, kasi nakikita naman natin kung gaano siya kabuti, guys, diba? Nakita naman natin yung pagbigay niya ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. And then sa atin dito sa YouTube is lagi siyang nandyan para sa ating mga WH, yan, sa mga revenue. Yan. Thank you so much, Kamsat. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. And then si Levy's Channel, guys, is ayaw niya yan ng ano, ng paarte-arte. Ayan. Ayaw niya ng ganun yung nagsisimiento ka. Nagsisimiento talaga. Ayan, ayaw niya ng ganun yung paarte-arte ka. Gusto niya is laging on the go. Ayan. So, ayun si Levy's Channel. Yun yung pagkakakilala ko sa kanya. So, Kamsat, yung sinabi ko sa'yo nung second LS mo, na lagi akong nandito handang makinig sa'yo, handang tumamay sa'yo. Maraming salamat at makilala kita.
How I wish na magsabay tayong makauwi ng Pilipinas para chika-chika more. Ayan. Thank you so much, Kapsat, sa lahat. I love you so much. Alam mo yan, from the bottom of my heart. Ito si Gina Ramsey from USA. Friendly lady since 1997. Nagkakilala kami ni Libby sa Singapore as a domestic helper. Pagkapitbahay kami noon, naging close at matalik na magkaibigan. Magkumari din kami dahil inaanak ko sa binyag ang anak niya. Mabait si Libby, wala kong masabi. Napakabait talaga niya. Para kami magkapatid, pag diok namin, nagkikita na lang kami pagkatapos niyang magsimba at take note, nag-aaral din siya ng nursing at computer, kaya parati siyang busy. Tawag nga namin sa kanya doktora dahil puro libro dala niya. Tawag din nila sa akin, Starry-Rye, dahil numero uno sa kalupuan. Pupunta kami ng Lucky Plaza, titingin-tingin at kung anong mabibili. O kaya sa Gulong Park, meeting place ng mga Pinoy at mga Pinay, o kaya magkakaraoke kami, magandang boses ni Libby, pwede siyang panlaban sa Philippine Got Talent. Enjoy si Libby kasama. Ang hindi ko makakalimutan, nung magbe-birthday siya, sinurprise ko siya, may dala akong cupcake, kinantahan ko siya, pero pabulong, dahil ayaw naming magising ang mga amo namin, dahil napakaaga pa no yun. Parati kaming nag-uusap pag wala mga amo namin. Marami kaming pinagsamahan ni Libby. Ang nakakalungkot nung magkahiwalay na kami. Nakapag-asawa kasi ako ng foreigner at pumunta dito sa US. Pero kahit na malayo kami sa isa't isa, tuloy pa rin ang communication namin. Hanggang ngayon, ito lang ang masasabi ko kahit maputi na ang buhok natin. Friend forever. Hello people of the world. Ang masasabi ko po ay si Libby ay isang taong prangka at diretsyahan yan kapag nagsalita. Maalagain dahil siya ho ang nag-alaga sa akin nung maliit pa ako. Hello everyone, ako si Emeline, pinsan ko si Libby. Dalawang bagay ang pagkakakilala mo kay Libby, isang bad at isang good. Unahin ko ang bad kasi ang ugali niya ay talagang di maganda. Kung di mo siya kilala, sobra siyang istrikto, prangka, matapang. Sobra-sobra yung ugali niyang yun. Na kung minsan, hindi siya naiintindihan ng tao o ng mga ibang kakilala niya. Kasi kung ano yung gusto niyang sabihin, sasabihin niya ng walang kinikilingan. Lahat ng bagay na hindi maganda, basta't nakita niya, sabihin niya sa'yo, mali ito. Yun kasi siya eh. Ayaw niya ng plastic na tao. Ayaw niya ng tinatago mo kung ano yung nararamdaman mo. Kung di ang gusto niya is yung ilabas mo kung ano yung saloobin mo, pangit man ang sasabihin mo sa tao o maganda man ang sasabihin mo, dapat ilabas mo ito kasi yun ang gusto niyang ugali. At
ang isang maganda sa kanya, kung meron kang bagay na tatanungin or kailangan mo ng advice, andyan lang siya na patuloy na makikinig sa'yo, patuloy na magpapayo sa'yo kung anong dapat. Siya yung tao na hindi mo maririnig na magrireklamo ano man yung sakit na nararamdaman niya, ano man yung mga bagay na problema niya. Yun is, kayang-kaya niya kasi ganun siya katapang. Hindi mo siya marinig na magreklamo, hindi mo siya marinig na sabihin niya na hindi niya nakaya, kundi ang lagi niyang sasabihin sa'yo, kaya yan kasi andyan ang Lord na patuloy na gagabay at patuloy na mag-iingat sa atin. Yun siya. Kung ano man yung kailangan mo sa kanya, anumang tulong yung hihingin mo, hindi ka magdadalawang isip na ibigay yun basta't kaya niya. At sobrang matulungin siya sa kabila ng mga nangyari dito sa bansa, sa mga trahedyang nangyayari, sa mga bagyong dumarating. Patuloy na tumutulong si Levi sa mga nangangailangan. At ganun kalaki ang puso niya. At patuloy kami ng papasalamat kasi may pinsan kami na siyang patuloy na pinagpapala ng Diyos upang makatulong sa mga nangangailangan. At yan yung pagkakakilala ko kay Levi. Halos everyday ng buhay namin, mula nung nandyan siya sa abroad, nagkaroon ng Facebook, Messenger, andun yung araw-araw kaming nag-uusap, nagbibideo call, naglalabasan ng kung anumang problema sa buhay. Pero ang nakikita ko sa kanya ay patuloy siyang matatag na nagpapayo na kaya natin. Yan lang ang masasabi ko. Napakabait niya. May mga bagay na bad na hindi naiintindihan ng iba, pero sa akin bilang pinsan at hindi kami nagkakalayo ng edad, ay masasabi kong salamat kasi meron siya na patuloy na nagpapatatag at nagpapalakas sa akin. Salamat sa iyo, Levi. Napakabuti mo, napakalaki ng puso mo. God bless! Ako si Elmer Domingo, na kapatid ni Levis Domingo na inyong sinubaybayan. Kung gusto niyong makilala siya ng lubusan, nung malit yan, lagi kami magkasama at makapapayan tuwing nagkakamali. At inaway ko siya, ay ako yung laging napapalo. At yan, yung nung magdadalaga na siya, ay aming sinubaybayan ang mga ali-aligid sa kanyang buhay na mga binata nung third year high school, mula nung third year high school hanggang sa fourth year high school. At sinubaybayan namin yan na hindi niya nalalaman. At lagi kaming makakasama tuwing kakain, tuwing maglalaban ang mga damit namin, ganyan. Hanggang siya ay nakapag-abroad. Siya, nung nag-abroad na, at medyo may agwatan na ng mga komunikasyon namin sa aming mga buhay bilang isang mga pamilya. At nung matagal-tagal na panahon na mga 14 years na hindi kami nagkikita na mga magkakapatid, ay nagbakasyon yan hanggang sa bumalik muli sa kanyang. Nung umuwi yan, ay binalikan niyang masarap na alaala sa kanyang buhay. Nasubukan niyang muli na sumakay ng mga kalabaw, mamasyal sa bukid, nung nabubuhay pa ang aming ama. At kung gusto niyong makilala ng lubusan, siya bilang inyong pinanunood sa Levi's Channel, yung kilos niya, mabilis kumilos yan, mabilis kumain. Kung ano yung nakikita nyo sa kanyang personal na katayuan, sa buhay, sa lahat ng kanyang nakakasalamuha, naging mga kaibigan, yun na yun yung
Yun na yun yung kanyang ugali. Wala na siyang inililihim sa inyong mga kaibigan niya. Masayahin siya. Masayahin niya. Para sa amin ay breadproof. Yung laging nagbibigay ng mga financial sa aming mga pangangailangan. Kung basta malaman niya lang. At wala na akong hanapin pa sa kapatid kong yan. Na nakamit niya na ang kanyang goal sa buhay. Upang kahit masungit yan, ay patuloy pa rin na nagmamahal sa amin. At kung ano yung sinasabi niya, talagang ganun na yun. Yung kanyang mga pag-uugali. Pero mabait yan. Wala siyang itinatanging tao. Mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, ay pantay ang kanyang pagtingin sa mga tao. At yun lang siguro ang may papayo. Ang may papayo ko lang sa kanya ngayon, ang anuman ang kanyang narating ay lagi niyang isuot ang armor of God ng kanyang buhay bilang sandata sa kanyang paglakad sa mundo nito. Yun lang ang aking may papayo sa kanya at patuloy siyang manalangin para sa Panginoon. At wala na akong hanapin sa kanya. Tagumpay na siya sa kanyang buhay. Ano man ang kanyang narating ngayon, ay yun na yun para sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Ako nga pala itong si Sister Annie Navarro. Nakatira ako dito sa Ipchagi, Isabela. Pamangkin ko itong si Lady. Si Lady na nakasama ko sa gawain dito sa Ipchagi noon. Nakita niya kung paano mahirap ng mag-pioneering, magbahagi ng salita ng Panginoon sa mga tao na hindi pa nakakilala. Pero purihin ang Diyos dahil naging maayos ang gawain namin. At hanggang sa napuntara ako sa La Union, kasama ko ulit siya. Nakita naman niya kung paano rin ang hirap ng gawain doon. So, nilagay niya sa puso niya na paano ako makakatulong lalo kung ganito naman na walang sumusuporta sa mga lingkod ng Diyos. At nag-abroad siya at hindi natapos yung pagtulong niya kundi nagpapadala ng mga suporta, lalo na sa financial, sa pera na ipinapadala para lalong lumago ang gawain. At hanggang sa meron na siyang sakit, hanggang sa nagkaroon na siya ng mga sakit, hindi siya dumadaing. Patuloy pa rin na parang siya pa yung nag-i-exhort sa akin na pag meron akong nararamdaman, sabi niya, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan, auntie, sabi niya. Yung pala, siya pala yung hindi niya na parang pag nakikita ko siya, nakita ko na wala na siyang buko, kalbo na siya. Narungkot ako, bakit ganun? Hindi naman niya dinadaing na siya yung pala ay may sakit na sa cancer, na breast cancer. Pero matatag siya doon, hindi niya minititate yung sakit niya, kundi yung salita ng Panginoon na ang Diyos ang manggagamot niya. At purihin ng Diyos na hanggang ngayon, nandun pa rin yung lisa sa puso niya na tumutulong sa katunayan na baha dito sa amin. Pero nandun pa rin na tumutulong at marami siya sa channel, Lady, ano yung? Lady channel. Nagagalak ako kasi hindi wala man siya dito, pero parang nandito siya dahil marami siyang natulungan. At lahat ng kasama niya, na sabi ng mga anak ko na marami din siyang kasama na tumutulong. Siya yung ginagamit, channel of a blessing. Siya yung ginagamit ng Lord para makalitong din, tumulong. Ang dami-dami nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ginagawa niya. At hanggang ngayon, hindi mahal na mahal. Taga hindi. Miss na minyan kita. Uwi ka na dito. Miss the Lord at Lady.
God bless you, Levi, na hindi mo ako nakakalimutan. Birthday ko man, hindi mo ako nakalimutan, Levi. At hindi kita makalimutan doon sa mga ginagawa mo, kabutihan. Pagpalain ka ng Panginoon, God bless you. Sa Lord.